Okay mga kadodo, kumusta? Ngayong araw po, ang pag-uusapan natin ay usapang deed of sale. So yun, deed of sale. Open deed of sale to be exact. Ha? Alam niyo naman siguro yan, kung nakaranas na kayo bumili ng segundaman ng sasakyan, sigurado nakakita na kayo ng deed of sale na yun. So baka po kasi marami sa inyo yung pumapasok sa bilihan ng segundaman ng sasakyan o second hand, kotse man o motor. Tapos hindi masyadong malinaw sa inyo o hindi niyo masyadong naiintindihan yung dokumentong kasama sa bilihan na yon, ito na nga po yung deed of sale. Yung piraso po ng papel na yon ay nagsisilbing garantiya, resibo o katunayan na mayroong nangyaring bilihan sa pagitan ng seller at ng buyer. Yun din pong papel na yon ang magliligtas sa inyo sa malaking sakit ng ulo at problema o abala na pwedeng mangyari sa inyo pagtagal, nakasaad po dapat doon sa deed of sale na yon ang detalye ng sasakyan kagaya ng make, color, body type, plate number, model, engine number at chassis number. Bukod doon, dapat po nakasaad doon sa deed of sale yung buong pangalan ng nagbenta, marital status at address niya. Ganun din po kung magkano ang presyo ng sasakyan na ibinenta sa inyo. So dapat po nakasaad din doon, meron din doon nakasaad kung yung mga impormasyon tungkol naman doon sa buyer. Ito pong deed of sale, dapat pirmado ito ng dalawang partido, buyer at seller, at meron kayong dalawang witness na magpapatunay doon sa nangyaring bentahan bago ito inotaryo ng abogado. Kaso po kasi meron tayong gawain mga Pilipino na lalo na kung nasa buy and sell business ka, iniiwanan pong blanco yung detalye tungkol doon sa buyer na dapat ay kompletong nakasaad doon sa deed of sale. Doon na nga po lumalabas yung open deed of sale. Ginagawa po ito ng mga nagba-buy and sell dahil para makatipid sila sa oras at pera sa pagpaparehistro ng change of ownership, tapos ay bebenta naman din nila agad sa sandaling panahon lang. Okay naman po ito, okay naman po, kasi ginagawa naman talaga ito. Kaso may kaaktibat din itong delikado. Bakit delikado? Kasi po, oo nga po at ang deed of sale ay binding contract sa pagitan ng buyer at ng seller. Technically, ang sasakyan ay mananatili pa rin unang may-ari nung naka-indicate doon sa Certificate of Registration o CR ng sasakyan. At dahil po sa kanya pa rin nakapangalan ang sasakyan, siya pa rin technically ang lumalabas na tunay na may-ari ng sasakyan dahil hindi mo pa nga pinapatransfer sa pangalan mo, ikaw na buyer. Siya pa rin ang puputukan o ang responsable sakali man ma-involve yung buyer sa isang aksidente. Halimbawa, naka-aksidente siya, nakasagasa siya, namatay. Na checkpoint siya, nahulihan siya ng droga, ginamit niya sa kung anumang illegal yung sasakyan na binili sa'yo o kahit anumang kamukhang kaso o similar case na sinasabi nga. Siya pa rin, yung seller pa rin na naka-indicate sa CR ang puputukan ng problema. So kasi po, meron tayong registered owner rule law dito sa Pilipinas na nagsasabi na yung tao na nakapangalan o nakarehistro sa Certificate of Registration o CR ang mananagot or will be held liable should the driver, sakali man na yung driver o nagmamaneho ng sasakyan ay masangkot o ma-involve sa isang aksidente. Kaya mga kadodo, isettle nyo po kagad at ipanotaryo, tapos dali nyo sa LTO, ipayad nyo ng change of ownership para makaiwas kayo sa aberya. So kasi nga po, kapag ka nangyari yun, na na-involve sa aksidente yung driver, yung nagmamaneho, hindi mo pinanotaryo at pinatransfer sa pangalan mo yung binili mong second hand sasakyan. So hindi sapat yung hawak mong open deed of sale para patunayan na ikaw na talaga yung may-ari ng sasakyan. Hahanapin po dito yung tunay na may-ari na nakasaad doon sa Certificate of Registration o CR nung sasakyan. Ngayon, paano kung yung address ng may-ari na nakasaad doon sa mga dokumentong ibinigay niya sa inyo nung nagbilihan kayo, wala na pala doon sa address na sinasabi nakalagay doon sa dokumento. Lumipat na pala ng lugar.
o galing siya dito ng Luzon, lumipat ng Bisaya, paano mo hahantingin sa Bisaya yung tao na yun? Sige nga, ang laki pong abala sa inyo at sa kanya. Paano kung nandun siya, may hanap buhay siya at kailangan siyang pumunta rito dahil nga kailangan siya dahil para patunayan na hindi na sa kanya yung sasakyan at ikaw na nga ang may-ari. O abala po, pareho sa inyo yun. Kaya ang timano, pagkakuha niyo yung sasakyan, kung wala rin naman kayong balak ibenta at pang-ari yung sasakyan na binili niyo, ipanotaryo niyo at itransfer niyo na kagad sa pangalan niyo. Yun. O yun mga kadodo, kaya ito, ayos lang. Ayun. O yun mga kadodo, kaya ito pong deed of sale, mapa-open man yan, open deed of sale man yan, huwag niyo pong baliwalain. Ah, importante po ang dokumentong ito. May kaakibat pong problema o kaso ang kapabayan sa dokumentong kagaya nito. Mga katodo, so ito isang tip pa. Alam niyo po ba na yung pagbebenta ng sasakyan na hindi ininotaryo yung bilihan ay pwede po i-considera na tax evasion ng gobyerno? Ah, ito po ah. It is a circumvention of the law and may even be considered as tax evasion in certain cases. Kasi nga po, dapat kasi may babayaran kayong buwis kapag ipinanotaryo nyo yung naganap na bentahan ng sasakyan. Kahit segundamano pa siya. Hindi na nga po ha, alam nyo ba kung bakit na posibleng makasuhan kayo ng tax evasion kapag nabuko ng gobyerno na open deed of sale yung ginagamit yung sistema sa pagbili ng sasakyan? So kasi nga po, dapat ay may binabayaran kang buwis kapag ininotaryo yung deed of sale nung sasakyan na binili mo. Segunda mano man yan. So halimbawa, binili mo yung sasakyan na open deed of sale ang ginamit yung sistema. So hindi ka na nagbayad ng buwis dahil hindi mo pinanotaryo. Ngayon, ibinenta mo ulit yung sasakyan na binili mo. Yung pinagbentahan mo, ibinenta ulit yun. Open deed of sale na naman yung sistema ang ginamit niya. Blanco yung dokumento. Pangalawa, ibinenta niya ulit pangatlong salin yung sasakyan. Sa tatlong salin ng benta ng sasakyan, walang din ibinayaran o hindi ipinanotaryo yung sasakyan. Kaya lumalabas na wala kayong binayarang buwis dun sa naging tatlong saling benta ng sasakyan. So kaya po pwede po kayong habulin ni government at kasuhan ng tax evasion. Hindi naman po nananakot ako. Pinapaliwanag ko lang yung mga konsekwensya na posibleng mangyari dito sa open deed of sale ito. Kaya nga po ang sinasabi ko lang, kailangan po ingat palagi. Ingat. So yun po ha. Ulitin ko po, mainam na po ang sigurista kesa sa tanga. Ha? Lagi pong mag-iingat. Kailangan po alam nyo yung mga pinapasukan nyo, lalo may mga kaugnayan sa bentahan ng lupa man yan o sasakyan. Kailangan po lumagay tayo sa sigurado, lalo sa panahon ngayon na mahirap ang buhay. Pagka ganito na nagka-problema ka, gastos to abala sa trabaho, sa pera. So yun, sana po nakatulong, sana may natutunan. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag nyo pong kalimutan na pakiclick, like, subscribe. Thank you guys, salamat po.